Bayon, magsiawit na bayon, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Webes, pagkaraan ng Pentecostes, ang unang araw ng buwan ng Hunyo. At nagkataong pagdiriwang ng kapistahan ni Kristong walang hanggan at dakilang pari. Ipanalangin natin na sa banal na misang ito, kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ating ipagdasal ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, lalutigit si Father Jake Coronel, sa lahat ng patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugda niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunye ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Heso Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak na Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa kasalanan ng salibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na
sakana ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesus Kristo, ang katasasan, kasama ng Espiritu Santo. Sa kadakilaan ng Diyos Ama, Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang iyong bugtong na anak na maging kataas-taasan at walang hanggang pari para sa iyong kaluwalhatian at para sa aming kaligtasan. Marapatin mo na sa pagkakaloob ng Espiritu Santo ang iyong mga hinirang na mga lingkod at katiwala ng iyong ministeryo ay makatupad ng may katapatang lubos sa atas ng paglilingkod na kanilang tinanggap sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inhiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Ang lugar na iyo'y tinawag ni Abraham na ang Panginoon ang nagkaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ng Panginoon ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, Akong Panginoon ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo ay magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog pati mga hain at mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip, ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong narito upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nakautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong narito upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag.
Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligaya't galak na walang kapantay. Bayaang sabihing ang poon ay dakila ng nangaghahangad maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya ay binigay. Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag ni Getsemani. Sinabi niya sa kanila, "Dito muna kayo at mananalangin ako sa dako roon." Ngunit isinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban, kaya't sinabi niya sa kanila, "Ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat." Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, "Ama ko, kung maaari po ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari." Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, "Talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina." Muli siyang lumayo at nanalangin, "Ama ko, kung hindi po maaaring maialis ang kopang ito, malibang inumin ko, mangyari nawa ang iyong kalooban." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang tanghali sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Ngayon nga po ay kapistahan ni Kristo, ang kataas-taasan at walang hanggang pari. At sa kapistahang ito, huwag ninyong isipin na kaming mga pari lamang sa ministeryo ang maaaring makaugnay sa kapistahang ito. Bagamat tama, si Kristo ang ipinagdiriwang at kay Kristo nakatulad ang pagkapari ng mga pari. Pero kung ating titingnan sa ating katesismo, bawat isa sa atin, tayong mga nakibahagi sa binyag ni Kristo, ay tumanggap din ng pagkapari nung tayo ay binyagan. Nung tayo binyagan, tumatak sa atin ang mga gawain ni Kristo bilang hari, bilang pari, at bilang propeta. Kaya sa isang banda, tayong lahat na binyagan ay nakikibahagi sa pagkapari ni Kristo. Kayo bilang common na pagkapari ayon sa tinanggap sa binyag, at kami bilang mga anordinahan bilang pari ayon sa ministeryo. Subalit tayong lahat ay nakikiisa sa iisang pagkapari ni Kristo. At ano po bang ibig sabihin ng pagkapari ni Kristo? Huwag ninyong isiping ang pagkapari ni Kristo
ay katulad noong matanda nating kinaugalian, lalo tayong mga Pilipino, meron tayong matandang kasabihan. Kapag sinabi ng pari, hindi mababali. Hindi ho totoo iyon. Yun ay isa sa mga matatandang kasabihan noong lalo noong unang panahon na laging pari lamang ang tama. Ang mga pari po ay nagkakamali, mahihina ang iba, nagkakasala tulad nating lahat. Pero tayo'y nakikibahagi sa pagkapari ni Kristo at ang sabi ng katisismo, ang pagkapari ay ang gawaing pagpapabanal ng isang taong nakikibahagi dito. Ibig sabihin tayong lahat may tungkulin, magpabanal. Father, magpabanal po nino. Unay magpabanal ng sarili at pangalawa'y tulungan ng ibang magpakabanal. At yun ang hamon sa atin ng pagdiriwang na ito. Tayong lahat na nakikibahagi sa pagkapari ni Kristo, tayo ba'y nabubuhay na banal? O tayo ba'y nakakatulong sa ibang tao upang sila'y maging banal? Tanungin po natin ang ating sarili. O baka tayo ang nagiging dahilan kung bakit lagi ang iba ay laging galit? Tayo ang dahilan kung bakit nagkakasala ang iba? O baka tayo ang dahilan upang hindi magpakabanal ang ibang tao? At yun ay magandang tanong sa sarili. Paanong tayo ay nakikibahagi sa pagkapari ni Kristo? Ay di sa pagpupumilit na maging banal? Ito pong gawain natin ito. Pagsimba, pagdadasal, ang mga ito'y tulong sa pagpapakabanal. Pero hindi ito lamang ang kabanalan. Huwag niyo pong iisiping pagkatapos ng misang ito'y tayo na ang pinakabanal. Pagka ganun ang inisip natin, abay nawawala ng biyaya ang banal na misang ito. Huwag niyong iisiping pagkatapos ng misang ito'y tayo na ang pinakamabait. Hindi ho totoo iyon. Pag uwi niyo mamaya sa inyo, magagalit uli kayo. Bukas magtataray uli kayo. Sa isang araw makikipag-away na naman kayo. O magsisinungaling na naman. Kaya hindi kasiguruhan. Hindi sinasabing kapag sumimba ka o nakapagdasal ka, abay ikaw na ang banal. Wala hong ganoon. Yun ay hamon sa ating lahat. Dahil ang tunay na pagpapakabanal, banal ka kahit wala ka sa simbahan. Hindi pwedeng dito lamang tayo bait-baitan. At pag-uwi sa inyo, kaaway nyo na uli ang inyong chismosang kapitbahay. Hindi pwedeng ganoon. Dahil ang kabuuan ng pagiging banal, yung banal ka at nagpupumilit kang maging banal kahit nasaan ka. Father, kahirap po yata nun. Abay, sadyahong mahirap. Mahirap magpakabanal. Sapagkat yun ay hamon sa pang-araw-araw nating buhay. Yun ang unang hamon sa atin, mga minamahal. Yung tayo, sa kabila ng ating kahinaan, sa kabila ng ating pagkukulang at pagkakasala, magpumilit tayo na maging banal kahit pakaukaunti. Kung kayo ay nagtataray dati ng maghapon, gawin nyo lamang umaga. Yung hapon, magpakabait na. Kung kayo nakikipagchismisan ng 3 beses sa isang linggo, gawin nyo lamang 2. Bawasan ng kaunti. Sapagkat ang mga yun ay patunay na nagpupumilit tayong maging banal. Tingnan ninyo't napatawa kayo. Ano? Sa lagay higit pa sa 3 beses kayo makipagchismisan sa isang linggo, bawasan ng kaunti. Yang mga yan ay patunay na gusto nating magpakabait. Gusto nating magpakabanal. At pangalawang hamon sa atin, bagamat tayong lahat ay nakikiisa sa pagkapari ni Kristo, hamon sa atin at paanyaya na ngayong araw na ito, ipagdasal po ninyo kaming mga pari. Ang mga pari na nagbinyag sa inyo, ang mga paring nagkasal sa inyo, ang mga paring nagpakumpisal sa inyo, ang mga paring natakbuhan ninyo kapag kayo ay mayroong espiritual na pangangailangan. Sapagkat kaming mga pari
Abay, nagkakasala din po. Mahirap po. Huwag niyong isiping ang buhay ng pare ay laging masaya. Hindi iyon totoo. Hindi tunay na ang buhay ng pare laging hayahay. Maraming tukso ang buhay ng pagpapari. Kaya't ipanalangin ninyo sa araw na ito, kaming mga pari, na maging tapat sa aming tungkulin sa sambayanan at sa Diyos. Sabi nga po ng Aral Batanggenyo, number 614, ang pagsasangayo ng Misteryo Paskwal sa Banal na Misa ay magkaugnay na gawain ng pari na nagmimisa at ng sambayan ng nakikiisa sa Banal na Misa. Ang gawaing pagpapakabanal po, mga minamahal, hindi pa anyaya para sa iilan lamang. Ang gawaing pagpapakabanal ay paanyaya para sa ating lahat. Idalangin natin na sa Banal na Misang ito, kay Jesus, na ating tatanggapin mamaya sa komunyon, siyang magkakaloob sa atin ng kabanalan, ibulong niyo po sa Kanya, Panginoon, bigyan po ako ng isang mapagpakumbabang puso upang sa lahat ng aking pagkukulang at kahinaan, sa kabila ng aking kasalanan at kawalang pagtitiwala sa at katapatan sa iyo, ako'y patuloy na mabuhay sa kabanalan, isang gawain na panawagan para sa lahat sa aming pakikibahagi sa iyong pagkapari, ang gawaing pagpapakabanal. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming tagapamagitang si Jesucristo ay siya nawang tumulong sa amin upang maging kalugod-lugod sa iyo ang aming mga handog na ito. At kami naway gawin mong kalugod-lugod na hain sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa paglukob ng Espiritu Santo, ang iyong anak ay naging lingkod mo upang maihain ang bagong tipang walang hanggan, at ang pagganap nito'y mapa sa iyong sambayanan. Itinatampok niya kaming sambayanan mo upang kami makapaglingkod sa iyo. Ipinamana niya ang kanyang ginampanan sa mga hinirang at pinatungan ng mga kamay. Sa pagsasalo sa huling hapunan, ang paghahain ng anak mong muling nabuhay ay pinangunguluhan ng mga hinirang para magmalasakit sa iyong angkang dinudulutan ng salita mo't pagkaing bumubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, ang mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana, sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langin. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin. Sana kakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw, akong pastol mo sa'yo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sakit, alang-alang sa iyong kaligtasan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magdulot nawa sa amin ng ibayong buhay ang banal na paghahain na aming ipinagdiwang at tinanggap upang sa aming matibay na bigkis ng pagmamahal sa iyo, kami manatiling nagbubunga ng magtatampok sa amin sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan
puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo sumandali para po sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kinakailangan na po nating ipagawa ang bubong ng ating extension. Ito pong naghihiwalay sa Main Church at sa Divine Mercy. Para po sa may magagandang loob na nagnanais maging kabahagi ng paggawaing ito, makipag-ugnayan kayo sa pamisahan o sa opisina para sa detalye ng inyong tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang ating osteria. Ito po yung ating lugar kung saan pwedeng puntahan at kainan ng ating mga pilgrims, lalo na kung araw ng Sabado at Linggo. Ito po itinayo natin bilang pagsunod sa updated complementary norms ng 1983 canon law at isa sa mga requirements ng CBCP bilang National Shrine. Sa ganitong diwa, nais natin laging ipaalaala ang panawagang Kleigo, Clean as You Go, upang mapanatili ang kalinisan sa pambansang Dambana, makikita po ng inyong mga basura sa tamang basurahan. Ibinagbibigay alam din pong tayo ay may malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Kailangan ninyong makapasok ng ating main arch entrance, nasa dito sa bandang likuran, upang makita niyo ang mga free parking at nang makatulong sa inyong pagbisita sa National Shrine. Isa rin pong patalastas at paalaala sa ating lahat, ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Sa inyong pagbisita dito at ang inyong mga kakilala, kung maaari po'y ating panatilihin ang angkop at tamang pananamit, lalo sa pagdiriwang ng mga banal na misa. Ito po'y pagbibigay galang natin at pagsamba kay Jesus sa banal na Eucharistia. Ipinagbibigay alam din po ngayong darating na Sabado, unang Sabado ng buwan, tayo'y magkakaroon ng ating buwan ng prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen ng mga Grasya. Ito'y sa 5 ng umaga para po sa mga sasama, kayo'y magdala ng puting panyo at ng mga kandila, tayo pong lahat ay inaanyayahan. At bilang bahagi ng patuloy na pagpapalago at pag-unlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio ad experimentum sa taong ito, simula po ngayon, Hunyo, ngayong araw na ito, ang mga gawaing sakramental na pagdiriwang ay gagawin natin sa barangay, sa chapel ng Barangay San Pedro. Ang mga binyag, mga kumpil, mga nobenang pamparokya ay doon po natin isasagawa. Meron din po silang, magkakaroon din tayo ng araw-araw na pagdiriwang ng banal na misa sa 6 ng gabi sa kapilya ng Barangay San Pedro. Kung kayo po'y may mga paglilinaw, maaari kayong makipag-ugnayan sa ating opisina. Sa ngalan po ni Father Oka, ang ating Cura Paroko Trektor, kami ay nagpapasalamat, humihingi sa inyo ng tulong at nagaanyayang makiisa kayo sa mga gawain sa pambansang Dambana. Ang ating sunod na misa, mamayang 2:00 ng hapon, inaasahan naming pananatilihin ninyo ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Atin pong isasagawa ang pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito
ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Humayo na't ipahayag ang kanyang pagkalingatabag, isang buhay, pag-ibig at katarungan, handa ng kanyang kaharian.